Ang topic na ito ay para sa iyo talaga. Kaya tapusin mo hanggang dulo. Empleyado ka ba? Minimum na sahod, sumasahod ng 20,000 to 30,000 a month. May bossing ka, may sinusunod na oras, maaga ka pang gumigising, and minsan gabi na umuwi dahil nakakapagod din yung pagtatrabaho. So, ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung business na ito. Ako'y dating seaman, tapos nagtrabaho ko dito as empleyado sa lupa. Yan. Ilang kumpanya din po yung pinasukan ko hanggang napag-isipan ko na magnegosyo. So, nag-start ako sa napakakunting manok. No? Dati, 15 heads, bumili ako, tapos may binigay sa akin si mamang, dalawang manok, at saka may binili na naman ako hanggang naging 21 heads na. Parang mga ganito lang kadami. Yan, itong mga gala nating manok. Ganyan lang kadami. And ngayon, napakadami na ng manok natin. Alam nyo ba kung magkano yung pinuhunan ko? Maniwala kayo at sa hindi, 5,000 pesos lang ko. Dahil yung 5,000 pesos is mga nasa 21 heads lang. So, konti lang yung ginastos ko talaga. Tapos yung pabahay ko ay yung mga nakikita ko ng mga kahoy. Tapos yung yero ko dati, istrapal pa. Pero pag meron ka namang ekstrang pondo na pera, yan, mas maganda talaga. Ganitong bahay na parang isang gastusan na lang lahat. Sa pag-start ng negosyong ito, meron kang dalawang pwedeng pagsimulan or panimulan. Pumili ka ng breeders, yung nangingitlog na or ilang months mangingitlog na, or bumili ka ng sisyo. Kapag bumili ka ng sisyo, madami yung makukuha kahit konti lang yung kapital mo. Pag bumili ka ng breeders, yun nga, malapit na mangitlog, kaso nga lang may kamahalan. Pag meron ka na ipon 10,000 to 20,000, kapag bumili ka ng sisyo, madami yung makukuha mo. Pero pag bumili ka ng breeders, konti lang yung makukuha mo. Simula ko sa native chicken farming. Hanggang may nausong manok, which is yung mga heritage chickens, bumili din ako. And ngayon, meron na tayong upgraded. So itong upgraded natin, crossbreed po ito or combination ito ng native tsaka heritage chicken. So pagbili ko sa heritage chicken, may kamahalan, so bumili ako sa sisiw lang. Yung iba naman, itlog yung binili ko. Pero mas maganda, kapag sa sisiw ka, bumili. Dahil madami talaga yung makukuha mong mga alaga. No? Kumpara sa meron kang 20,000, kapag meron kang 20,000, yung mabibili mo sa pera mo na 20,000, nasa mga 10 hanggang 20 breeders lang. Ganyan po kamahal yung presyo ng breeders kapag heritage chicken. Same din po sa ibang mga breeds, kaso nga lang yung iba mas mahal and yung iba mas mura. Yung native natin sa ngayon, yung presyoan ng ating mga RTLs is nasa 700 to 800 pesos. Nangingitlog na po yun. Pag medyo malaki ang sahod mo sa trabaho mo, pwede ka naman maghanap ng tao. At least meron kang sideline. O baka mas malaki pa yung magiging income mo kapag ito yung inyong sideline, itong pagmamanok. Pwede ka mag-stop sa trabaho or masasabi mo talaga na medyo okay ang kita kapag meron kang 200 to 300 hens. Kasi sa 200 to 300 hens, pwede mangitlog dyan kahit mga 100 to 150 eggs. So okay na po yan. Yung 100 eggs to 150 eggs, pwede mo po yung i-incubate every day. No, kasi nga madami naman. Pero kung gusto mo man every week, pwede din para yung batch marami, no, maramihang batch yung kaya yung ma-produce. So halimbawa na lang, kapag meron kang nai-incubate ka ng every week or once a week, meron kang naiipon na 700 eggs a day, minimum po 'yon. Yan. So 700 eggs per week pala. Yan. So kapag meron kang 700 eggs per week, siguro, makaka-harvest ka, sabihin natin kahit 50% na lang. So, meron kang 350 chicks. Yung 350 chicks, ebenta mo ng kapag yung manok mo is heritage, yung presyoan niyan is nasa 100 pesos per chicks. Yan. Dito naman sa upgraded is 80 pesos per chicks. And pwede po pong ibenta yung inyong mga sisyo kapag nagkakaedad na ng 3 days old to 5 days old. Dito naman sa native chicken, yung presyo dito is 60 pesos per 3 to 5 days old na mga sisyo. Kung everyday ka naman nag-i-incubate, pwede kang maka-harvest. Sabihin natin, siguro minimum natin mga 50 chicks a day yung pwede mong makolekta sa iyong incubator. So kapag ganun kadami yung sisyo mo, ebenta mo kahit 80 pesos lang
no? Marami na pong bibili nun kahit heritage na. Kasi sa heritage ngayon, yung minimum price is nasa 100 pesos. So kahit sabihin natin 80 pesos yung average price natin. Yan. So 80 pesos times 50. Yan. Napakalaking bagay. Pwede kang umincome ng 4,000 pesos a day. So napakalaking bagay na po, no? So sa isang linggo naman, 7 times 4, pwede kang kumita ng 28,000 pesos. Yan, minimum lang po yan, no? Hindi na natin sasabihin yung ating maximum na pwedeng kitain sa isang linggo dahil baka madami na naman mabash sa atin kasi marami namang nega dito. Dito kasi sa atin, sa pagninegosyo, yung capital mo dito, konting pera lang, intapang talaga. And tapat, positive thinker ka. Kasi kapag negative thinker ka, yung mga negative things ay didikit din sa iyo. So mamalasin ka. So dapat, think positive lang. Take note lang, pag madami kang manok, madami din po yung pupunta sa inyo ng mga buyers na gusto din mag-start ng negosyo. And sa ngayon, mahal po yung presyohan ng broiler na manok. So kapag nagbenta po tayo ng free range na manok sa halos same na price ng broiler, ay kaya po nating higitan yung broiler na farming. Yan. Dahil yung broiler naman is batang-bata pa, kinakatay na. So itong free range, mas maganda yung karne, mas masarap, mas malasa. Lalong-lalo na itong native chicken natin. And kapag gusto natin mas mabilis yung pag-harvest ng magandang lasa na manok, dito tayo sa upgraded native chicken natin. Kung gusto naman nila, double purpose, pang layer, at saka pag meat, dito tayo sa heritage. Kasi yung heritage, hindi naglilimlim, mas malakas mang itlog, pwede po kayong magbenta nito ng fertilized eggs or tabled eggs. So, doble yung purpose nito, sabi ko nga kanina. At saka, pwede din pong ibenta yung mga sisiw nila sa mas mahal na presyo. Dahil nga, hybrids yung mga manok na ito. Sa pagninegosyo ng pagmamanok, kayo po talaga yung boss dito. Yung isipin natin na trabahante natin is yung mga manok natin. Kasi sila po yung magtatrabaho everyday, sila po yung magproduce ng itlog, tapos convert na po yan into money. So sila po yung naghahanap ng pagkain o hanap buhay para sa atin. So tayo po yung boss dito. So yung gagawin nyo lang, pakainin sila ng twice a day, umaga tsaka hapon. Ganun lang po. Tapos yung tubig nila, kung malaki naman yung patubigan nyo, once or twice a day. Ganyan po dapat para fresh palagi yung iniinom ng manok natin kasi pinipili din po nila yung fresh water. Kung nag-uumpisa ka pa lang, iniisip mo agad yung incubator. Yung incubator po, hindi po basta-basta nabibili dahil may kamahalan yung incubator. Dapat po, meron ka pang manok na naglilimlim. So dito sa amin, may pinapractice kami dito, which is yung mga gala nating manok. Yan, pinapractice po natin yan na maglimlim. So dito, naglilimlim sila kapag nakaipon na sila ng mga 10 eggs. So kapag estimate namin dito, may 10 eggs to 15 eggs, yan, ganyan. Yung mga manok natin, talagang maglilimlim na po. Ganun po yung style dito. So makakapisa sila after 21 days. So kapag nakaipon kayo, dahil meron naman kayo naipon na pera, or dahil sa naibenta nyo, yan, meron kayong naipon na pera, pwede po kayong bumili ng incubator. Dahil sa incubator, mas mabilis kayong maparami. And sabay-sabay silang mapipisa. Alam ko, nakakapagod na lang talaga magtrabaho everyday. Dahil nga talagang meron kang boss, tapos meron ka pang mga marites na mga kasabay, mga toxic. Kasi nga, every, kahit saan ka magpunta, meron talagang toxic people. Ang mga trabahante mo, yan, dati may mga co-workers din ako, mga toxic din. No? So naisipan ko, mas maganda talaga manegosyo kasama mo pa yung pamilya mo. Yan. So talagang kapag wala ka pang ipon, yan, paano ka na? Mag-save ka na kahit konting pera every month hanggang makaipon ka na. So kapag nakaipon ka na, doon ka na mag-start ng business na to. No, kasi nga itong negosyo kasi hindi to pwede, hindi to sa mga matitalino lang, no, hindi to sa may mga pera lang. Dapat talaga sa ating lahat to. Basta't matapang tayo, kaya nating sumugal, no? Yung buhay po natin, mga ka-native, sugal po yan. Kahit anong trabaho, marangal man, sumusugal po tayo, no? Papunta tayo sa ating trabaho, nagda-drive tayo, sumusugal po tayo sa kalsada, sa buhay natin, no? So, sumugal din po tayo dito sa negosyo. Yan. Parang pagsusugal din po ito, na talagang kapag nanalo ka, ay talagang marami kang ma-harvest na pera, no? Or yung mga pangailangan mo, kaya pong matustusan ng ating mga manok. Yung need kasi talaga dito is yung konting knowledge and dapat meron kang diskarte sa buhay.
meron kang diskarte sa pagbibigay ng pagkain ng ating mga manok. Kasi itong mga manok natin, kumakain po to everyday. Hindi po pwedeng hindi to pakainin sa isang araw, no? Dahil nga, sila po yung trabahante natin. Pag minamahal natin sila, mas talagang gumaganda yung performance nila. And maganda din po yung kanilang ibibigay sa atin, no, na produksyon. Alam ko, sa iba dito, natatakot talaga magsimula dahil di nila alam kung saan i-dispose itong manok na to. Sa ngayon, madali lang po i-dispose ito dahil dumadami din po yung tao. Mas marami nag-crave kumain ng manok. Yan. Sa ngayon, dahil high-tech na, pwede na po magbenta through online. And syempre, ako tumutulong din po ako sa mga farmers na pinupuntahan ko, fini-feature ko. So, yung iba is meron lang mga direct buyers. No? May mga ano na, ulit-ulit na mga buyers sa kanila dahil na-feature sila sa atin. And super high-tech tayo ngayon, yan, through online na nagbebenta. Sa online, doon na rin din po yung mga buyers. No? So post na post lang po tayo doon. And talagang pag nakakontrata tayo, kunin po natin, i-grab natin yung opportunity dahil pwede silang kumuha sa atin ng every week. Yan. So tayo, may naghihintay sa atin na kukuha ng 3,000 heads per week. So, hindi ko pa kayang mabigay yon. Siguro, sa susunod na mga taon, kaya kong mag-supply ng mga 3,000 heads per month lang. Sa 3,000 heads per week, hindi ko pa kaya. Yan. So, kaya nga, need ko rin ng tulong nyo na dumami tayo na breeders ng pagmamanok para yung mga buyers natin, sa atin lang po talaga kumuha. And hindi na po sila mahirapan sa paghanap ng mga manok. At hindi na po sila pupunta sa ibang breeders, kundi sa atin lang po. No? Kaya please, mag-start na rin po kayo ng manok and tulungan nyo po ako kasi nga hindi ko kayang mag-isa sa pagbebenta ng pagmamanok dahil napakaraming kumakain ng manok at hindi ko kayang supplyan lahat. Iba naman natatakot sa aratay or sa bird flu. Kasi yung iba na mamatay ng manok, yan madami nagsasabi na kapag nabakuna yung kapitbahay mo, mamamatay daw yung mga manok mo kapag hindi ka nagbakuna. So hindi po yung totoo dahil ako na po yung nagpatibay talaga na hindi yun totoo dahil gumawa ako ng vlog at nakita yun ng mga subscribers natin and followers natin na talagang hindi po namatay yung hindi ko binakunahan na manok at NCD Lasota plus IB pa yon. Tapos yung vaccine hindi ko po nilibing, andun lang po sa manukan natin at hindi po namatay yung mga manok natin. So yung mas maganda lang talaga para sure kayo sa business nyo, magbakuna na lang kahit once a year ng NCD Lasota plus IB kahit yun lang na bakuna. Tapos yung ibang sakit naman is curable except lang sa bird flu. Yan. At talagang vitamins tayo palagi at gamot kapag may nagkasakit, no, wag na po pabayaan kasi pag lumala baka lumaganap yung sakit niya, no, at maging cause pa ng talagang pandemic sa pagmamanok natin, sa kumawa yung manok natin. Kapag nag-business kayo, ginagastusan natin to everyday, so dapat talaga be responsible and dapat talaga alagaan na mabuti kasi nga ginagastusan natin to everyday.